Igiliit ni Atty. Torion na hindi ito inaristo sa mga kapulisan kundi ito ay sumusuko sa mga otoridad ng Armed Forces of the Philippines or ISAP. Ang kanyang kliyente na si Pastor Apollo Kibuloy. Ating pakinggan ang panayam, buong panayam ni Atty. Torion. Beside him when the news broke out yesterday. Go ahead po, Atty. Torion. Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang ano haharang, dadakpin. Ako, meron na ngang designated na police officer na dadakpin, no? Worried na worried si Pastor noon because he did not want the situation really to escalate. And he wanted to check on his people and whether, ito, version lang talaga ito sa katotohanan, ha? Na he had to check on his people. So, galing sa bundok, no? Whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers. And he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no. And ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinakaimportante, no. And he even checked on his people. Kaya yung sabi ni ano ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglakad-lakad lang yan. Hindi yung totoo until what you call this, September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung what you call this na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the what you call this, not to worsen the situation further. Dami, may namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang ayong GMC na turn into a mining operation na, no? Marami nang mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So, sabi niya, this has to end. And he had to explain to his leaders, no? So, yun. It was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon, si General Silo, no? And yung mga ano niya mga sabi niya sa amin, no, kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course since he is a member of the PNP, we had to eto katotohanan lang talaga, ha? We had to contact the Philippine Army, no. And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte. And then he nagpatulong ako sa kanya and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF. No? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention. Pero kailangan malaman ng taong bayan kasi si Pastor ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng what you call this, ng ISAF, and then si Colonel Kabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung mag-gawa ng mga paperworks ay ano po ay AFP. So we had to contact yesterday si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po, and then General Macapas had to coordinate with what you call this, with the higher ups, no, and General Francisco, no, and then meron pa siyang mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the
yung aeroplano, C-130 from Manila, kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung what you call this, yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kay para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nagpadala ng nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And magpa-unlock po kami doon sa ano na, nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun, kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while, what you call this, while we were about to take off, nakatabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to you know, expand further, and he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his ano daw, he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po, kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no. Sunod kasi kami sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po nakasakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one, ha, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral. Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, noong September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Attorney, last follow-up para makapag-interact po sa inyo, si Brother Admar at si Brother Franco. So, hindi totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel, at hindi totoo na gumawa ng tunnel at bunker the way it is now being presented nila, na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, gumawa ng illegal na pagkubkob at illegal na mga gawain, at naging minero ang mga pulis. And huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandun na si Pastor sa loob, na nagkakaroon na ng proseso ng surrender, and up to the final moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha? Ayun po ang katotohanan, no? Kasi kung sasabihin niya na ang totoo talaga, maski nga nung nag-uusap na kami ng ISAP at saka ni General Macapas, no? Initially, hindi pa po niya alam. Nung naset na, of course, si General Macapas had to call him, no? So, kasi siya yung, doon pa lang niya nalaman. Pero, even during that time, maski si General Macapas, hindi alam mismo kung saan talaga doon, no? Until we get inside. Honestly, hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa compound. Kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound. And nagbalik siya doon sa compound. And si ako, si General Macapa, si Colonel, what you call this, Ruiz,
no? Nandun lang sa Anipay, no? Hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa ano, sa KOJC, no? Doon pa nga kami sa King's Chow muna. It was only later yung paalis na kami, no? Nung nalaman namin kung saan yung specific location niya. So, kung ano man yung nabalita, no? Hindi po totoo. Kasi kung totoo 'yan, no? Kung totoo 'yan na may tunnel, yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith kung alam niya kung saan ang location ni Pastor. Bakit ka nag what you call this? Nag-tunnel-tunnel doon sa GMC several meters away from what you call this? From the exact location of Pastor Apollo Siquibolo only when he allowed himself to be picked up, no? Nag-choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up, no? So, at saka, yung tunnel nga niya na hinukay for how many days, wala nga nakitang labyrinth of tunnels underneath, no? So, kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel, pero hindi niya tinumbok, aba, in bad faith yun. Bakit siya mag, what you call this, tunnel-tunnel doon sa, what you call this, sa location na hindi naman pala yun ang real location, no? So, pero hindi na tayo magsisiraan ngayon ng husto. Kasi si Pastor Apollo Siquibuloy, no, sabi niya sa akin, he has no rancor in his heart. No? Wala siyang rancor, wala siyang galit sa kanyang puso. No? Ang kanyang gusto lamang is of course justice. No? Ano man yan ibig sabihin, ha? Di siya galit, pero kung sino yung, what you call this, sino yung may mga kasalanan, let justice, you know, have its course. So, yun ang kanyang sabi po sa akin. Thank you.